Hello guys! Welcome to my channel! It's Rated TLC, Teaching Learning Channel. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you! Magandang araw mga bata! Sa videong ito, inyong matututuhan kung paano ang wastong paraan ng pagsagot sa inyong performance task. Sa ikatlong markahan, kayo ay merong limang pagsasanay. Sa unang pagsasanay, masusubok ang inyong kaalaman sa pagtukoy ng even at odd numbers. Magsaliksik tungkol sa kaarawan ng ibinigay ng mga bayaning Pilipino. Isulat ito sa talahanayan o table. Pagkatapos, suriin ang bawat bilang na isinulat kung ito ay even o odd. Gawing gabay ang ibinigay na halimbawa. Halimbawa, si Gregorio del Pilar ay ipinanganak noong November 14, 1875. Ang November o Nobyembre ay ikalabing isang buwan ng taon. Ang 11 ay odd number. Sa araw naman, ang 14 ay even. Panghuli, ang 1875 ay isang odd number. Upang hindi kayo mahirapan mga bata, maaari kayong gumamit ng anumang browser para sa inyong pagsasaliksik. Samantala, kung wala naman kayong kakayahang gumamit ng internet, maaaring magpatulong sa nakakatandang kapatid. Sa bawat kahon, alalahanin natin na ito ay may tumbas na isang pundos. Sa kabuuan, ang gawain ito ay may katumbas o tumbas na 30 puntos. Ito naman ang ikalawang performance task sa mathematics. Sinusukat nito ang inyong kaalaman sa fractions. Basahin at isagawa ang panuto sa bawat bilang. Una, gumuhit ng dalawang parihaba o rectangle. Ito ay magiging modelo ninyo ng kakanin na ginawa ni Aling Minda. Ikalawa, hatiin ang bawat parihaba sa 10 bahagi. Ikatlo, kulayan ng pula ang 4/10 ng isang buo. Ito ay nagpapakita ng bahaging kinain ni Alan. Siya ang panganay na anak ni Aling Minda. Mga bata, isulat ang pangalan ni Alan sa tapat ng bahaging may kulay pula. Sunod naman, kulayan ng dilaw ang 2/10. Ito ay nagpapakita ng bahaging kinain ni Bella. Laging tandaan, isulat ang pangalan ni Bella sa tapat ng bahaging may kulay dilaw. Sunod, kulayan naman ng berde ang 3/10. Ito ay nagpapakita ng bahaging kinain ni Mando. Isulat ang pangalan ni Mando sa tapat ng bahaging may kulay berde. Ngayon naman, pagkatapos kumain ang mga anak, sininop naman ni Aling Minda ang natira sa kakanin. Inilaan niya ito para sa pagdating ni Mang Pedro, ang kanyang asawa. Mga bata, kulayan ng puti ang bahaging nagpapakita ng kakanin ni Mang Pedro. Samantala, hindi na kumain si Aling Minda. Pakiramdam niya kasi, siya ay busog na sa tuwing nakikita niya na masayang kumakain ang mamahal niya sa buhay. Isa-isip, isulat ang pangalan ni Mang Pedro sa tapat ng bahaging may kulay puti. Sunod naman, kompletohin ang talahanayan o table. Mga bata, dito nyo isusulat ang bahagi ng kakanin na kinain o nakalaan sa bawat miyembro ng pamilya ni Aling Minda. Isulat ang fraction sa simbolo at salita. Ngayon naman, mula sa apat na fractions na ginamit sa ating suliranin, ayusin ang mga ito sa ascending order o mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Mga bata, laging tandaan, ang gawaing ito o sa gawaing ito, kayo ay mabibigyan ng 15 kabuuang puntos. Ito naman ang inyong ikatlong performance task. Ito ay tungkol sa equivalent o magkakatumbas ng fractions. Unang gawin, gumuhit ng dalawang bilog na may parehas na laki. Ikalawa, hatiin ang unang bilog sa dalawang bahagi. Kulayan o ishade
ang 1/2 nito. Sunod, hatiin ang ikalawang bilog sa 8 bahagi. Kulayan naman o i-shade ang bahaging katumbas o equal ng 1/2. Mga bata, unang tanong, ilang eighths meron sa 1/2? Isulat ito sa inyong sagotang papel. Sunod, kompletuhin. Ang 1/2 ay equal sa ilang eighths? Isulat ang simbolo at bilang sa inyong sagotang papel. Pagpupuntos. Ngayon naman, gumuhit ng dalawang parisukat o square na may parehas na laki, sukat at kapal. Mas mabilis mong maihahambing ang dalawang parisukat kung ang guhit mo ay magkatapat. Sunod, hatiin ang unang parisukat sa 4 na bahagi. Kulayan mo o i-shade ang 3/4 na bahagi nito. Sunod naman, hatiin ang ikalawang parisukat o square sa 16 na bahagi o 16. Kulayan o i-shade ang bahaging katumbas o equal ng 3/4. Sunod, sagutin. Ilang 16s kaya meron sa 3/4 base o batay sa inyong larawan? Isulat ito sa inyong sagotang papel. Sunod, kompletuhin. Ang 3/4 ay ilang 16s. Panghuling gawain, gumuhit ng tatlong parehaba o rectangle na may parehas na laki. Siguraduhin magkakatapat ang inyong guhit. Sunod, hatiin ang unang parehaba sa 20 bahagi or 20 slices. Kulayan o i-shape ang 1/4 nito. Sunod, hatiin ang ikalawang parehaba sa 12 bahagi. Kulayan o i-shade ang bahaging katumbas o equal ng 1/4. Sunod, hatiin ang ikatlong parihaba sa 8 bahagi. Kulayan o i-shade ang bahaging katumbas o equal ng 1/4. Ngayon, mula sa inyong mga guhit, sagutin natin ang mga tanong. Ilang 20ths meron sa 1/4? Isulat ito sa inyong sagotang papel. Sunod naman, ilang 12ths kaya meron sa 1/4? Isulat din ito sa inyong sagotang papel. Panghuli, ilang 8ths kaya meron sa 1/4? Isulat ito sa inyong papel. Siyempre, kompletuhin. Ang 1/4 ay equal sa ilang 8ths, equal sa ilang 12ths, at equal sa ilang 20ths. Ika-apat na performance task. Sa bahaging ito, malalaman naman ang inyong galing sa pagtukoy ng iba't ibang linya. Pag-aralan ang figure sa ibaba. Sagutin ang bawat tanong batay sa larawan. Samantala, dito naman sa bahaging 2.1, ano-ano kayang mainaasahang sagot? Tama, ito ay maaaring parallel, perpendicular, o intersecting. Ang huling bahagi ng inyong performance task ay sumusukat sa inyong kaalaman tungkol sa symmetry. Sa pamamagitan ng mga letra na nasa chart, sagutin ninyo ang mga ibinigay na tanong. Laging tandaan, bilang bahagi ng inyong pag-aaral sa Filipino noong nakaraang taon, tayo ay merong 5 patinig. Patinig. A, E, I, O at U. Samantala, ang mga letrang hindi nabanggit, ang mga ito ay tatawagin nating katinig. Sa 5 patinig sa ating listahan, alin-alin kaya sa mga ito ang nagpapakita ng symmetry o perfect half? Isulat ang mga ito sa inyong sagotang papel. Ikalawa, sa mga katinig, katulad ng B, C, D, at marami pang iba, alin-alin kaya sa mga ito ang nagpapakita naman ng symmetry? Isulat ang inyong sagot sa sagotang papel. Ngayon naman, gaano nyo kakilala ang inyong guro sa matematika? Mula sa mga letra sa listahan, piliin ang mga ito
o piliin ang mga letrang bumubuo sa kanyang unang pangalan, ang inyong lingkod. Sa unang letra, isulat kung ano ang unang pangalan ng inyong guro. Sa letrang B naman, bilangin ninyo kung ilan sa mga ito ang nagpapakita ng symmetry. Ikaapat na bilang. Kung isusulat kaya natin ang pangalan ng lungsod kung saan tayo nabibilang? Gamit ang mga letra sa listahan, ano-ano kayang letra ang hindi nagpapakita ng symmetry? Unang letra, isulat ang pangalan ng lungsod na ating kinabibilangan. Letrang B, mula sa inyong sagot sa letrang A, alin naman kaya sa mga ito ang hindi nagpapakita ng symmetry? Ngayon naman, gaano mo kakilala ang ating kasalukuyang Pangulo? Kung isusulat mo ang kanyang apelyido gamit ang mga letra sa listahan, ano-ano kayang letra ang hindi nagpapakita ng symmetry? O anong letra ang hindi nagpapakita ng complete half? Isulat ito sa inyong sagotang papel. Hanggang dito na lamang tayo mga bata. Inaasahan ko na sa pamamagitan ng video ito ay inyong masasagutan ng maayos ang inyong performance task. Laging tandaan, sa batang mapupursiki, walang imposible. Thank you.